Hello mga bossing! Welcome to my vlog. So for today's video, ang gagawin natin ay ituturo ko sa inyo kung paano ikabit, i-install itong Cardo Packtalk intercom. Yeah. So ito siya. Ito yung pinaka-unit. So wala tayong box. Hindi ko mapapakita sa inyo yung box kasi ang binili ko is yung Cardo Packtalk Duo. Pero ibig sabihin dalawa siya. So since wala akong kasamang bumili, meron namang nabibili na isa lang. So kung hindi available yung box, hindi mo siya makukuha. So in my case, ito lang yung nakuha kong box. So ano ba yung nasa loob ng Cardo Packtalk Duo pag binili natin? So basically, ito yun. Ito yung nasa loob ng box pag binili mo siya. Ito yung pinaka unit. So ito yung ididikit sa helmet, mamaya papakita ko sa inyo. Is either idikit mo to sa helmet or ikiklip mo siya. Ito yung pinaka main unit, yung pinakita ko sa inyo kanina. Tapos ito yung mic. So merong dalawang klase ng mic na nakasama sa box. Ito yung isa, pag ang ginagamit mo is yung full face helmet. Or ito naman, pag ang gagamitin mo is yung modular helmet. So, ito yung dalawang klase ng mic. So, in my case, ito yung ilalagay natin mamaya. Kasi ito yung helmet na kakabitan natin. Ito yung HJC helmet ko. Rpha 70. Ayan. Siyempre, ito yung ating speaker. So, kung mapapansin nyo, it's a JBL speaker. Kaya maganda yung quality ng sounds niya. And then, of course, mayroong charger, USB charger, at ito yung isang extra na kung hindi mo siya i-clip, kung hindi clip yung gagamitin mo, pwede mo siyang idikit sa gilid. So, kasi mayroong mga helmet na makakapal yung side na to, so hindi kasya pagka i-clip mo siya. So, ang ginagawa ng iba is dinidikit to using a double-sided tape. In my case, ang gagamitin natin is yung clip kasi I feel na mas safe yung naka-clip, mas matibay siya. So, ano nga ba yung mga features nitong Cardo Packtalk? Bakit maraming bumibili nito? Ano ba to? Formal lang ba to? Or useful talaga to sa mga ride? So, actually, para sa akin, very useful siya. At the same time, nakakatulong siya doon sa safety ng pag-ride natin. Kasi alam nyo, pagka, kunyari, nandun kayo sa mga zigzag road, tapos may mga blind spot, di ba may mga nauuna sa atin, tapos sabihin nila, oh, clear. So, ibig sabihin, pag sinabi ng clear, pwede kayong mag-go. Of course, mag-ride kayo always with caution. Pero at least kung sabihin ng mga nasa unaan sa inyo na clear, kahit merong truck na mahaba na nasa harap, ibig sabihin nung pwede kayong umovertake. Okay? So, yun yung one of the best advantages pagka meron kayong ganitong intercom. Okay? So, before natin i-discuss yung mga iba pang advantages of having this intercom, i-discuss ko muna sa inyo yung mga basic features nitong Cardo Packtalk. So, number one is, of course, it comes with a JBL speaker. So, alam niyo naman, JBL is one of the leading brands pagdating sa mga speaker, sa mga audio. Yan. Then, itong intercom na to, you can connect at least I think maximum of 15 riders. So, imagine kung meron kayong big groups, 15, nakakapagkulitan kayo habang nag-ride. At the same time, meron siyang FM radio. Tapos, yung distance niya is 1,600 meters pagka perfect condition. Pero syempre, ang ideal is mga 1,000 meters. So, 1,000 meters is 1 kilometers. Yeah. Tapos, one of the good features nitong intercom na to, nitong Cardo Packtalk, is yung volume niya nag-a-adjust doon sa
ambiance ng paligid. So kung maingay yung paligid mo, medyo lumalakas siya, pero kung tahimik naman yung paligid mo, nag-a-adjust din siya ng kusa, so medyo humihina rin yung volume niya. So kumbaga hindi siya nakakabingi. Another good features of this is yung mayroon siyang smart audio mixing. So ibig sabihin nun, halimbawa, nag-ride ka, let's say solo ka lang, tapos nakikinig ka ng music. Pag may tumawag sa'yo, automatic mag-go off yung music, then pwede mong sagutin yung tawag. So, ang command doon is sabihin mo lang answer. Tapos, automatic na yun, makukunik ka na doon sa tawag. Tapos, halimbawa naman, nag-ride kayo, nakakunik ka via intercom, nakikipagkwentuhan ka doon sa mga kasama mo, tapos may tumawag sa'yo, automatic yun, ma-disconnect ka doon sa intercom, tapos pwede mo nang sagutin yung tawag. At habang may kausap ka, hindi naririnig ng mga kasamahan mo na nakakonect sa intercom. So, very smart yung pagkakagawa niya, yung mga features niya. Tapos, one of the good thing dito also, dito sa Cardo Packtalk is pwede mo siyang gamitin habang nag-charge. So, nangyari sa amin to. Actually nagamit ko na tong Cardo na to. So when nag-ride kami, nag-loop kami sa Aritao, Baguio. So syempre mahaba-habang biyahe, mahaba-habang kwentuhan. Nalobas siya nung bandang hapon. It's a good thing may dalang power bank. So it's either i-charge mo siya habang nakahinto kayo, or kung meron kang dala mo yung wire, or meron kang ibang dalawang wire na medyo mahaba-haba, pwede mo rin siyang gamitin habang nag-ride ka. So, dire-diretso ang kwentuhan, walang bitin, dire-diretso pakikinig ng music. So, hindi nakakainip sa biyahe. Ito nga pala is meron siyang 13 hours talk time. Waterproof din siya. So, kung halimbawa malakas ang ulan, hindi mo kailangang huminto para tanggalin siya. Dire-diretso lang pwede mo siyang gamitin kahit umuulan. Universal connectivity also. Merong mga brand na pwede kayong makakonect. So hindi como Cardo, is Cardo lang yung pwedeng makipag-connect. So pwede kayong makipag-connect sa ibang brand using Bluetooth. Pero pagka ang mga kasama mo sa biyahe, ang mga kasama mo sa mga kausap mo is mga Cardo rin. Ang usually ang ginagamit is via DMC connectivity. So, balikan natin yung mga advantages ng pagkakaroon ng Cardo Packtalk. Again, well, forma din siya pagka nakakabit sa helmet kasi dito siya sa gilid. Yan. Tapos medyo nakaangat pa yung may antenna pang ganyan, nakaangat. So, I mean, forma siya, syempre. Pero hindi naman siya talaga yung advantages is magiging forma. So, syempre, number one is hindi nakakainip sa biyahe. And number two is yung safety sa biyahe. Saka pagka meron ganito, dire-diretso lang eh. Kakapag-usap kayo at the same time, na nakakamusta yung mga riders. Oh, okay pa ba kayo dyan? Gusto nyo bang huminto? O baka may pagod na dyan? O magkape muna tayo? Hindi yung nagkapakiramdaman kayo. Especially pagka nasa expressway, nag-iintayan or ano. O hihinto ba tayo? Saan ba tayo mag-exit? So, kung merong ganito, nakakapag-usap, dire-diretso yung biyahe. Smooth lang yung magiging biyahe natin. So, yun yung kagandahan pagka lahat ng kasama mo is naka-intercom. And then, syempre, pagka marami kayo tapos meron kayong kasama na hindi naka-intercom, usually yun yung napapag-usapan, yun yung napupulutan sa biyahe. Yeah, so, I think I bought this for 13,500. I think sulit na siya. Gamit na gamit siya, whether biyahe kayo ng maramihan or solo lang. So, bago natin siya install dito sa helmet ko, ang gagawin natin is te-testingin muna natin siya para mapakita ko sa inyo yung mga basic features niya. So, eto. Napaka-simple lang. Ilulusot mo lang siya dyan. Tapos, press mo lang. Ayun, pagka may narinig kang, yung tick na yon, ibig sabihin, secured na yung unit mo doon sa pinaka-base niya. Tapos, itong speaker, meron naman siyang, i-connect mo lang siya. So, igagano mo lang siya, pasok mo lang siyang ganyan. Yun, connected na siya. And then, itong ating mic, meron din siyang connection dito. So,
Yun lang. Napakasimple lang. Pagkukonek-konekin mo lang yung mga wires. Tapos, ituro ko lang sa inyo yung mga parts nito. So, ito yung kanyang pinaka-antena. So, napaka-usual niya pagka ang ginagamit nyo is yung mga radio. Pero, o nga pala, tip nga pala. So, kung ako sa inyo, magda-download na ako ng mga favorite nyong kanta sa cellphone nyo. Para, kasi pag malayo na yung biyahe, usually talaga wala nang masagap na radio station. Anyway, kahit naman naka four wheels ka, like in my case, punta ako ng Batangas sa Rosario, pagdating pa lang ng bandang start hallway, wala nang masagap yung sasakyan. So it, same thing lang naman kasi it works on the same platform. So wala rin siya masagap. So kung wala nang radio, mas mainam, meron kang Spotify or meron kang mga nakasave na music doon sa cellphone mo. Yan. So, ito yung play button, tapos dito yung call, at nandito yung pagkukonek ka sa Bluetooth. So, ito naman, itong mga parts na to, ito naman, pwede mo silang hindi gamitin kasi nga, meron siya mga voice command na ituturo ko sa inyo later. Tapos ito, yung kanyang volume up saka volume down. Pero again, pwede mo siyang hindi gamitin kasi merong command na raise volume saka lower volume. Of course, yeah. Bago mo siya magamit, kailangan mong mag-download ng Cardo Connect. Yan. So, click mo siya. So, pagda-download mo siya, automatic siya magkukonect. Pero since hindi pa ito naka-on, pag i-on ko siya ngayon, automatic siya magkukonect siya dyan. Yan. So, kita nyo, may ilaw na. So, nag-connect na rin yung aking app. So, automatic siya. Once ka lang mag-download, once mo lang din ipe-pair yung cardo mo saka yung cellphone mo. So, hindi every time na babiyahe ka is kailangan mo siyang i-connect, i-pair. Automatic siya. Basta in-on mo siya, kahit hindi mo hawak yung cellphone mo, magkoconnect siya. Automatic basta naka-on yung Bluetooth mo. So, hindi mo siya kailangang hawakan lagi itong cellphone mo pag i-connect mo itong cardo mo. Automatic siya. Okay? So, ito yung itsura nung apps pagka naka-connect na yung cardo. So, phone, music, FM radio, saka intercom. So, ito naman kasi is, like itong intercom, gagamitin mo lang siya pagka ikaw yung admin. So, kailangan mo magkatikot. Pero, pagka kukonek ka lang doon sa mga existing yung mga password nyo, hindi mo na kailangan yan. Automatic na yan, makakonek na. Hindi mo na, wala ka nang kailangan gawin. So, gagamitin mo lang yan pagka bagong ride, bagong kasama, may mga bagong tao, yun, gagawa kayo ng panibagong connection. Tapos, so, ikaw yung magiging admin, tapos, i-connect mo lang sila isa-isa. Anyway, napakadaling madali lang siyang gamitin. Okay. So, ito na. Na-set up na natin. Ang gagawin ko is, ipaparinig ko sa inyo yung pangkaraniwang voice command habang nasa biyahe. So, ito. Para lang marinig nyo kung gaano kalakas tong sounds ng JBL. Hey, Cardo. Radio on. Yeah. So pagkapatay natin, sabihin ko lang, Hey Cardo, radio off. Yan, so automatic na siyang namatay. So maraming mga command. Kunyari, hindi mo gusto yung station, sabi mo lang, Hey Cardo, next station. Tapos, kung gusto mong malaman yung battery status mo, sabi mo, Hey Cardo, battery status. So, ang technique lang is medyo slang lang yung pagsasalita mo. Kasi pagka sabi mo, Hey Cardo, radio on, yung parang normal lang, parang hindi siya nakaprogram sa ganun. So, kailangan may konting arte. So, may konting slang para mapakinggan kanya at para masunod niya yung gusto mong gawin. Yun. So, okay guys, ang gagawin natin is
Susubukan natin, ilalagay natin siya dito sa loob ng ating helmet. Again, this is HJC full carbon. So, banggitin ko lang guys, no? So, dito sa likod ng mga ganitong helmet, may makikita kayo dito na parang ano to, matigas. Ito kasi is ano, lalagyan to ng battery kasi merong mga intercom na compatible sa mga ganitong helmet. So, instead na merong nakahang dito, nakalagay dito sa gilid yung ano, yung pinaka-unit, nakatago na dito yung battery. So, yung nandito na lang is yung ano na lang, parang manipis na lang siya. Kaya mas magandang tingnan, kaya lang ang sabi nila, yung mga brand na compatible dito is ano, mas medyo pricey yata compared dito sa Cardo. Hindi ko pa rin nasubukan, saka hindi ko rin alam kung available siya dito sa Pilipinas. But yeah, kung makakabili kayo ng mga ganong compatible is dito nyo ilalagay yung pinaka battery nung unit na yun. Okay, so kakalasin muna natin to. Pagkapatayin niyo pala to guys, pipindutin niyo lang itong dalawa, sabay. Tapos mamatay na siya. Tapos dito sa, ayan o, nakita niyo, lumabas, unit, turn off. Tapos dito na, doon naman sa ERP, sasabihin niya, ano, goodbye. So ayun, ibig sabihin nun, ano na siya, patay na siya. So kalasin natin dito, para maipakita ko sa inyo kung paano siya kinakabit sa helmet. So, ang gagawin na natin ngayon is ikakabit na natin yung ating Cardo. So, ang unang gagawin dito is tanggalin itong mga foam dito sa gilid. So, ayan. So, ayan. Mga naka-clip lang siya. Itong mga kulay pula na to. Mga naka-clip lang siya dyan. So, huwag kayong matakot na hugutin dito sa helmet nyo kasi mga naka-clip lang yan. Hindi naman yan masisira. So, naka-design siya talaga sa ganyan. Ayan. So, doon sa magkabilang gilid, tanggalin nyo to. Tanggalin nyo to sa magkabilang gilid kasi iyon yung pinaka, pag wala pa kayong ano, intercom, iyon yung pinaka naka-cover doon sa bandang tenga. So, tatanggalin nyo lang siya. Tapos, itong side na to, itong pinaka ilalim. Tanggalin nyo din. So, naka-clip lang din siya again. Yan, tanggal lang. Yan. Para yung wire is maipasok nyo mismo doon sa loob para hindi nakaharang yung wire doon sa mismong ulo nyo. Sa, kumbaga, tidy siya, nasa loob siya. So, yan yung loob ng helmet natin. So, yan. Itong mga pula na yan, yung mga pula na yan, diyan yung clip. So, pagbabalik, i-clip mo lang ulit yung mga tinanggal natin kanina. Okay. So, ang una nating ikakabit is itong headset. So, kung mapapansin nyo, isang mahaba, isang maikli. Ngayon, syempre, yung maikli, doon mo siya ipepesto kung saan mo ilalagay yung pinaka-base ng intercom mo. Ito, kung nasan to, nandun yung mas maikli. Tapos, yung mahabang headset is doon sa kabilang side. So, in my case, siguro dito natin siya ilalagay sa left side. So, ito. Dito natin siya ilalagay sa left side. Okay? So, kung sa left side siya, yung maikli, doon natin siya ipoporma. Guys, tatayo ako para mas makita nyo. Pagkita natin. So, left side. So, ito. So, guys, is ano lang siya. Ididikit mo lang siya dito sa gilid. Ito, ha. Meron siyang velcro. Pasok nyo lang siya dyan. Yan. Hindi nyo kailangan mag-worry kasi sakto naman siya. May butas naman siya dyan. Pasok nyo lang. Tapos, ito is para dun sa connection
mo mamaya doon sa pinaka base niya. Tapos ito is ilalagay mo siya doon sa kabilang side. Pasok. Tapos kailangan syempre nakatago yung wire sa loob. So yun lang naman yung wire na itatago mo sa loob, sa pinakaloob nung ano, kasi yung ibang wire is doon na sa mga gilid-gilid. So yun, clip mo lang, clip, kailangan tumunog ah. Yun, so ibig sabihin pag tumunog na, naka ano na siya, naka fix na siya. Yun. Then ang susunod nating ilalagay is itong pinaka base niya. So bago mo siya ilagay, tanggalin mo natin siya dito. Pe-press mo lang to. Press down mo lang para makuha mo itong pinaka-unit. Kasi ito, kung nasa bahay ka, tatanggalin mo siya dito tapos isaka mo siya i-charge sa USB para yung hindi mo na siya charge kasama yung buong helmet. So ito, again, ang gusto kong setup is naka-clip. Ayoko nung nakadikit. So, hanap ka lang ng space. So in my case, ito siya. Yun. Ganun lang. I-ano mo lang siya. Make sure lang na matibay. Yan o, walang kagalaw-galaw. So, matibay siya. Tapos ngayon, syempre, pag nakakabit mo na yan, i-coconnect mo na itong wire ng headset saka itong dito sa base mo. Connect mo lang siya. Pag nakakonnect na siya, itago mo lang siya sa loob para hindi siya kakalat-kalat. So, tanggalin natin ito. Tapos ito natin siya itago sa loob. Para maganda. Okay. So, itago na siya. Ngayon, ang susunod naman natin ikakabit is itong mic. Ito yung mic natin. So, meron naman siyang space dito sa loob. Ito, oh. Tagalin mo natin ito. Yan. Yung mic dito. May pwesto siya, tapos meron siyang dadaanan ng wire. Okay? Again, kukonnect natin tong wire ng mic sa anong pinaka-base natin, pinaka-unit natin. May arrow naman siya, hindi ko lang alam kung nakita niya, pero may arrow siya, so napakadali niyang ikabit. Hindi kayo maliligaw. So, click niyo lang, tapos after that, ihahanap lang natin ng space to para maitago natin ulit, para hindi siya nakalawlaw. So, ito, sa gilid, meron siyang konting space. Tago natin siya dito. Yan. Yan. Make sure lang na yung mga wire natin is hindi siya mga nakaano, naka-expose. Hindi siya nakaano para naitatago natin. Yan. Kapilang side naman.
na. Tapos dito sa loob, yun. Alright guys, ito na. Nakabit na yung ating intercom. Tapos ito sa gilid, ayan, igagawin lang, i-slide mo lang siya. Slide mo lang. Tapos may maririnig ng tick. Yun, ibig sabihin nun, nakakabit na. Tapos na, so nakabit na natin. Napakabilis lang niya ikabit, napakadali lang. Pero kung bumili kayo, pinadeliver niya sa bahay, hindi niyo matutunan kung paano ikabit, please feel free to comment down below para maturuan ko kayo. Pero kung bumili naman kayo doon sa mga shop, usually naman kinakabit nila on the spot basta dala niyo yung helmet niyo. Sana guys, may natutunan kayo sa video na to. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga future videos ko. Thank you so much for watching, mga bossing, and keep safe. God bless.